Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong beam stirrups minimum and maximum spacing. Pag sinabing stirrups mga boss, no, ito yung anilyo ng biga. Napaka-importante po na ang ilalagay po nating distansya sa anilyo ng biga yung standard. Yung pong minimum at saka maximum na pwede po nating ilagay na safe na distansya ng anilyo ng biga. Kaya lang bago po tayo magumpisa sa topic natin sa anilyo ng biga, sana po huwag niyong kalimutang pindutin muna yung like. Isama niyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa anilyo or stirrups ng biga. Ang una nating pag-aaralan mga boss, no, kunin muna natin yung maximum spacing ng beam stirrups, no. Dalawa po yung pagpipilian natin, yung effective depth divided by 2 at saka yung 600 mm, no. Yung pong mas malapit sa dalawa. Ngayon na alamin po natin yung effective depth, no, para ma-divide po mamaya natin sa 2. Kung meron po tayong cross section ng biga, ang depth po niya 460 mm. Kailangan po nating compute-in itong effective depth na D, no? Ngayon para ma-compute po 'yan, meron po tayong given na 10 mm diameter na taba ng anilyo. Meron din po tayong gagamiting bakal na bottom bar na 20 mm diameter. Meron din po tayong 40 mm na minimum concrete cover ng bakal. Standard po 'yan. Para ma-compute po yung D o yung effective depth, yung depth po ng beam, ima-minus po natin yung concrete cover, tapos yung 1/2 of diameter ng bar, at saka yung ima-minus din po natin yung taba ng anilyo na 10 mm diameter, no? Ibig pong sabihin, yung effective depth is equal to 460 mm. Ito po yon, ima-minus po natin yung 40 mm na concrete cover, tapos minus 10 na diameter po ng stirrups, tapos kalahati po ng diameter ng bakal na 20 mm, 10 mm din po yon. Ang answer po ng effective depth is equal to 400 mm. Ayan po yung pag-compute ng effective depth. Kung main bar po ito, dun po sa gitna yung pagbasa, no? Tapos dun po sa pinakataas ng biga naman. Yan po yung effective depth. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Once na na-compute na natin mga boss, no, yung value ng effective depth, yung na-compute natin kanina, no, 400 mm, makakapili na po tayo sa dalawa, yung effective depth divided by 2 or 600 mm. Yung maximum spacing ng beam stirrups, no. Yung effective depth divided by 2, 400 mm, ito po yun, no. I-divide lang natin ng 2, 200 mm po yan. Kaya lang dalawa po yung pinagpipilian, yung isa 600 mm. Kung alin po yung mas malapit sa dalawa, yun po yung pipiliin natin. Yung mas malapit po is yung 200 mm. No? Kaya yung maximum spacing of beam stirrups is equal to 200 mm. Center to center po yan. No? Yung pinakamalala yung distansya po ng anilyo natin. No? Sa may bandang gitna po yan ng biga. Okay, punta naman po tayo sa minimum spacing ng beam stirrups naman. Pag-usapan naman natin mga boss, itong minimum clear spacing ng beam stirrups. So, yung pinakamalapit na distansya ng anilyo, no? Yung mas malayo po sa dalawa, no? Yung 25 mm at saka yung 4 over 3 ng diameter ng aggregates o ng graba. Yung laki ng graba, no? Pag sinabing 4 over 3, mga boss, no? Tayo po kasi madalas po tayong gumamit ng 3/4 inch crush gravel, no? In millimeter po, 19 mm yan. Yung 19 mm, tatimes lang po natin ng 4. Yung answer niya, i-divide po natin ng 3. So, ang answer po is 25.33 mm. Sabihin natin 26 mm, no? Sa dalawa, kung alin po yung mas malayo, 26 mm tsaka 25 mm, 26 mm po yung mas malayo. Kaya lang sa actual job mga boss, no, nilalagay na minimum na distansya ng anilyo, 50 mm. No? Doon po sa face ng poste, yung umpisa,
Yung unang anilyo, 50 millimeter po yan, no? Ayan po. Okay, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo po itong video natin sa minimum and maximum spacing ng beam stirrups, sana po pakipindot nyo lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.